Hi guys, welcome to my channel. So, ngayong gabi, good evening po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel, good evening po. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo guys ang aking skincare routine tuwing gabi. So, isasama ko na rin po yung aking review about po dun sa fairy skin na ginamit ko po. So, ito pong fairy skin, ginamit natin siya for 7 days. So, ayan po. So, kung mapapansin nyo po, yan, no, bagong ligo na po ako, wala pa akong nilalagay sa aking mukha. So, marami pong makapansin na nag-light ang aking mukha. At, syempre, una sa lahat, no, kung mapapansin nyo, yung mga nakaraang video ko, simula ng January, ang dami kong mga tigyawat. So, yan, nagtubuan silang lahat. Ayan. Ayan, nakita nyo to dati, namimintog-mintog yan. Ayan, namimintog-mintog yan, guys, at mapapansin nyo. Tapos, ayan, ang dami kong mga tigaw din. So, ayan naman, nakikita nyo, andyan yung mga bakas. So, ayan, kitang-kita guys. Nagbabalat pa ang ating leeg. So, nagbabalat yan guys kasi gumamit po ako ng fairy skin. So, ayan. Pakita ko po sa inyo kung ano ang aking skincare routine. So, bagong ligo ako, kahit malinis na po ang aking mukha. So, ano, gumagamit actually yung naka-English din. So, ano, hindi naman talaga ito yung dati kong ginagawa. So, yung mga bare month, yung start yata ako gumamit ng mga September, yung mga bare month. So, dun na introduce or dun po, ayan, hina ng ating lighting. Wait lang po, parang medyo lumalobat na po ang ating, no? Kalimutan ko siyang i-charge. Kalimutan kong i-charge ang aking ring light, pero sana umabot siya hanggang sa matapos ko po ang ating routine. So, nung bare month, gumagamit po ako ng mga Korean skincare. So, medyo laylo po tayo doon kasi medyo mabitag sa bulsa. Pero, okay naman po siya talaga. So, wala naman pong problema sa mga... So, sa skin type ko, ang akin pong skin type is oily skin po ako. Yan guys, oily skin ako, kaya ayan, oily skin ako pero parang dry. So parang dry kasi nga, syempre hindi may iwasan, no? Medyo may edad na po tayo. So syempre ako nakakaedad, nababawasan po yung elasticity ng ating balat. So talaga nagiging dry po talaga siya. So nung gumamit ako ng mga Korean skincare, so okay po siya. Kung mapapansin niyo po yung vlog ko po nung December, yung nagbukas po ako ng mga regalo ng mga kasama ko. So, mapapansin nyo guys, okay yung skin ko rin, diba? So, tapos, namroblema lang talaga ako. Wala lang mga problema sa mukha. Hindi naman ako tigawatin. Kaya lang, ayun nga, dahil nga, ako yung tipo kasi na parang, ano yun, pag may bago, ang hilig kong sumubo. Kasi parang gusto kong matry kung ano yung mga pangako, ganyan, kung totoo ba to, gano'n. So, ano lang, konting ano lang. Nung January, gusto ko talaga magmakbak yung mukha ko eh. Kasi parang hindi ako nasisigahan na parang gusto ko yung talagang ano, magbalat talaga. Gusto ko magkaroon ng new skin, ganun. Kasi nga gumagamit ako ng mga whitening skin. So parang gusto ko yung, nakikita ko talaga yung nagbabak ako yung mukha ko. Kaya dapat, ang bibiliin ko nun is yung Maxi Peel na green, yung 3-2-1 yun. Kaso nung pagpunta ko sa Watson ng January 1 yata, sa holiday yun eh, nagpunta kami nun. So January, pagtingin ko ng Watson, nakita ko buy one take one yung Maxi Peel Zero. So ayun, dahil buy one take one, syempre alam niyo naman sa mga mamshi dyan. So nagtitipid tayo, kaya ayun, imbis na Maxi Peel Green ang kinuha natin, eh yung Maxi Peel Zero ang nakuha ko. Tapos nagulat ako nung ginamit yung Maxi Peel Zero. So ayun na nga guys, na naglabas na lahat ng mga tinawad ko. Bigla na akong namroblema. Hindi ko alam kung paano sila mapipigilan. Mas pinipigilan ang tigawat, mas naglalabasan, mas naguhumiyaw sila. So, ayun na nga. So, ayun. Nung hinayang ako, hindi ko na siya tinapos. Parang inubos ko lang. Hindi pa nga ubos yan. Medyo maubos na yung isang bote kasi nung hinayang pa rin ako. Pero yung isa niya, yung take one niya. So, ayun. Tinabi ko na lang. Hindi ko na siya ginamit. Hanggang sa na-introduce nga sa atin yung
fail skin. So, inintroduce siya sa akin ng office mate ko. So, try ko nga rin na gamitin yun para mas mabilis matuyo yung mga tigyawad ko. Kasi alam mo yun, parang nagmantsa yung mukha ko. Alam mo yun, parang labada. Puro mantsa na yung tigyawad. So, mga nagumiya, yung may mga, alam mo yun, tigyawad na may mga dilaw-dilaw na. Sorry sa mga kumakain yan, guys. So, yun, sobrang maglaman na talaga ako. Kung po naramdaman yung, yun nga, bakit naramdaman yun. Bakit naramdaman yung talaga, ang hirap pala na may mga tigyawad. Yung parang, so, eto na nga. Inintroduce natin yung fairy skin. So, dapat kahapon tayo nag-review Sunday, pero dahil nakapag-skip nga ako ng one day, so, ayan, ngayon tayo nag-review. So, eto na nga guys, balik tayo no, sa aking skincare routine tuwing gabi. So, eto po, gumamit po ako nitong Eskin oil. Ayan. So, gumamit po ako ng Eskin oil Spotless White Facial Deep Cleanser with Pure Calamansi. So, bago ko gamitin yung fair skin, bago ako magpahit-pahit, ito muna guys yung ginagamit ko. Papakita ko sa inyo kung bakit. Kung bakit ito muna. So, kasi nga no, so mag-actual demo tayo ng Delstra Capsule na dumada. Kasi nga, syempre guys, sa labas tayo nag-film. Kasi nga, yun, baka magising ang mga natutulog sa loob ng bahay namin. Kaya dito ako sa labas ng film. So, ayan. So, papakita ko sa inyo, ba't gumagamit pa rin ako nito kahit na malinis na yung mukha ko bagong dito. So, dahil nga, ang sabon, so, yung before ka sabon, ay nakukuha na niya ng buo yung mga dumi sa ating mukha. So, para deep cleansing, ayan, mag-double cleanser tayo. So, bago ako guys, Papatingin ako sa parang film ko. Hindi ko ano ako makikita. So, bago po ako mag-apply ng fair skin. Ayan, ito po ang ginagawa ko. So, guys, gumamit ako nitong Eskin oil kasabay ng fair skin. So, ito po ang ginagawa ko. Ayan, guys, bagong ligo ako. So, kita niyo naman basa pa ang buhok ko. Ayan, bagong ligo na ako. Nagkuskus na ako ng sabon. So, papakita ko pala ito. Sige, tapusin ko muna ito, guys. Ayan. So, ayan. Babukuspas ako sa aking mukha. Kasi gusto kong ipakita sa inyo. Ba't gumagamit ako ng Eskin oil? Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Kita nyo ba? Guys, kita nyo ba? Ito yung tinangkuskus ko. Ito yung wala. So, kita nyo ba? May dumi pa din. So, ayan. Diba? Alam nyo na, guys. So, alam nyo na kung bakit kailangan pa rin natin ng facial deep cleanser. Eskin oil. Ang laki na natulong nito, guys. So, ayan. Mahalaga kasi na bago ka mag-apply ng mga cream or toner, kailangan talagang malinis na madinis yung ating mukha. So, para mas na-absorb ng skin natin yung mga susunod na ina-apply natin, mas magiging mabisa siya. So, napatunayan ko naman yan. So, kasama ko na po yung leeg ko. Ayan, babakbak yung leeg ko. So, ayan guys. Ayan. So, kahit na ligo na tayo, mag-scrub na tayo, meron pa rin natitirang mga hilbag. Ayan po nga guys, may libag pa rin siya kahit na kuskus na tayo. So, di ba, yun naman ang pangako ni Eskin oil, deep cleansing. Ayan, so, makikita nyo ba ang dumi? Ayan guys, di ba ang dumi? So, ayan, so, assuming na malinis na ang ating mukha. Lobot na itong aking Kainis naman. Ang aking ring light, lobot na. Pero kaya pa yan. Kaya pa niya yan. So, share ko lang po pala sa inyo, no? Eto na yung itsura ng sabon. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kalahati lang talaga to. Kalahati lang to. So, ayan. So, kasi nga sa mukha ko lang siya ginagamit. So, para tipid, para matagal, ang ginagawa ko, guys, ayan. Eto yung sabon mo. Ang ginawa ko, guys, para makatipid. Ayan. Inatay ko siya. Ayan guys, hinati ko kasi nga sa mukha ko lang naman siya nilalagay at saka sa kilikili.
Ayan guys, sa mukha at kilikili. Kasi naniniwala ako guys, na yun, kung ano yung ina-apply mo sa mukha mo, dapat ina-apply mo rin sa kilikili. Yeah! Ako guys, so syempre hindi naman tayo artista, may kilikili problems lang tayo, no? Yung mga pundo ng dilim. So hoping ako guys na yun nga, mare-resolvehan din ito balang araw. Balang araw pa naman. Hindi naman sinabi ka dati. So, sa mukha ko lang siya ginagamit. Bakit? Kasi nga, diba sabi ko nga sa inyo, may ginagamit ako whitening soap sa aking katawan. So, ito yun guys, yung whitening soap na ginagamit ko sa aking katawan. So, ayan siya guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, meron lagayan. Itong, ito, nakuha ko to guys. Wait lang ha. Ayan. So, ito, nakuha ko tong net. Dun sa, alam niyo ba yung whip soap? Yung sabon ni Chris Aquino. So, yun. Kung siya nakuha. Dahil medyo may kamahalan nga, guys. Yung whip soap ng Namulay. So, ayan. So, after ko maubos yung sabon na yun, may isa pa akong stock pero hindi ko na ginamit. So, nanghinaan nga ako sa bang. So, kaya, pinalitan ko na siya ng ibang sabon. Nagamit ko yung net. So, yun ang gamit ko sa aking katawan, guys. So, tapos, wait lang, guys, ha. Okay. Charge ko lang sandali ang ating ring light. Kasi hindi na niya talaga kakayanin, ha? Wait lang guys, wait lang. Babalik ko tayo. Ayan. So ayan guys, muling nagbabalik. Hello sa inyong, lahat ulit. So ayan, maliwanag na ulit ang ating ring light, o diba? So ayan nga po guys, no? Saan na po tayo? So ayan na. Tapos na po tayo sa ating mukha. So ngayon naman, tapos na natin ipahit ko, no? Ayan, tapos na natin gamitin ang Eskinol para sa ating facial cleanser. Sunod naman natin gagamitin yung ayan, yung toner. Ayan. Ito talaga yung i-review natin guys ngayon eh. Plus, shinare ko lang ang aking skincare routine every night. Ayan, so shake-shake natin ang ating toner. So, in fairness naman dito kay, ano, no? Dito kay Fair Skin Derma. Hindi siya masyadong matapang. Hindi siya ganun katapang. So, nasa, ano siya. Hindi rin naman siya light. Kasi nga, nakita niyo naman, di ba, bakbak ng aking mukha. So, hindi siya ganun. May half day, pero hindi ganun ka-half day. Hindi katulad ng mga, yung mga dati kong ginagamit na brand. Sobrang half day nun. So, yun yung talagang kami yun talagang sobrang nasusunog yung mukha mo. Kasi yung talagang sunog. Diba yung talaga ay titingin? So, ayan. Hindi, dito talaga ako titingin eh. Kasi dito yung skip ako. So, gamit natin yung toner. So, sabon. As after ng sabon. Eskinol for double cleansing. Tapos, after nun, toner. Kita niyo ba guys? Diba? Tuyo na ang aking mga tigyawat. Pero, may marka pa din. Mancha na ito, mancha. So, yun na ang ating tatanggalin. O, diba? Tuyo na. So, yun naman ngayon ang ating tatanggalin. So, nakalagay naman kay, kay Fair Skin. Nakalagay doon na 1 month ko siyang gagamitin. 1 month siguro kasi dahil nga para matanggal pa niya yung mga mancha ng ating mukha, ano. Ayan. Ayan, hanggang lechon guys. Hanggang rin ang ating pagkatahid. Hindi lang leeg, sasama rin natin yun. Diba? Nakapag-eskinol na tayo nito, ha? Ayan guys. Ayan, so nakapag-eskinol na tayo. Kung may dumi pa rin, gamit ang toner. Yung likod ng tenga guys, isasama nyo. Isama nyo na rin. Sayang eh. Kasama pa siya ng tulad. So, isama nyo na rin para magpalit na rin yung ano yan, yung skin. Masama siya sa mga ano. Yung batok. So, mahalaga guys, na isinasama natin yung laeg, tsaka yung batok natin. Every time na nag-a-apply tayo ng mga facial skincare. Kasi ang hirap naman na ang puti ng mukha mo. Tapos, hiwalay sa kulay na leeg. Leeg lang. So, ayan guys. Mahirap. Sa totoo lang minsan kasi hindi ko rin ginagawa yun.
madalas sa mukha lang din ako nagpapahid eh. Pero dahil nga marami na tayong mga napanood ng mga skincare routine gaya nito, sige yun. Saan natin yan. Ayan. Tapos, ayan. So, ginamit natin ng sabon, ginamit natin ng Eskinol. Gumamit na rin tayo ng toner. Ayan. Yan po yung gamit natin, toner. Ayan, guys, yung gamit natin toner. Ito yung tsura. Ayan, diba? Ang dumi pa rin ang ating mukha. So, uy. So, ayan, guys. So, ayos natin na. Oops. Just natin na. So, next naman, guys. Ito. Ito yung pinaka-importante sa lahat. So, itong si Fairy Skin, meron pa siyang ito. Ayan. Brightening Cream. So, ayan, guys. So, itong Brightening Cream, ginagamit siya. Ayan. Ginagamit siya, guys, sa gabi. Ayan, sa gabi. Ito naman yung sa umaga. Sunblock. So, dahil gabi ngayon, ayan na mag-focus. Ayan. So, dahil gabi ngayon, gagamitin natin is yung brightening cream. Pero guys, bago ako magpahid nito, ano nangyayari? Oh, dumidilim. Ito nga. Ayan. Ginagamit kasi natin yung ring light habang naka-charge. So, ito na yan. Ito ang kurtong. Ayan, naka-charge siya. Ayan. So, ayan. So, bago tayo magpahid ng itong brightening cream, yung ginagawa ko, guys, gumagamit muna ako nitong aloe vera. So, ayan, guys. So, gumagamit ako nitong aloe vera from Nature Republic. Bakit? Dilim naman. Grabe. So, ayan. Bakit? Kasi, karaniwan, guys, so, yung totoo talaga doon, every time nagmagamit tayo ng mga whitening products, ang lakas nila makapagpa-dry ng ating balat. So, importante sa lahat na tayo ay gumagamit ng moisturizer. So, yeah! Ayan guys, matagal ko na pong ginagamit. Proven and tested. Tagunayan. Ayan guys, so halos paubos na siya. So, ayan. Hindi ako nakakagamit. Kapag hindi ako nakakapagpahid, so, ito yung importante. So, ito yung hindi ko nakakalimutan. Pero minsan, i-skip ko pa rin. Kasi alam mo yun, naabot tayo ng katamaran sa gabi. Hindi ko antok na antok pa na. So, yun. Nakakapag-skip pa rin ako. So, alam niyo na ako bakit ganito ang hair. So, yun guys. So, magagamit ko rin ako nito. Ayan. So, dahil nga malapit na siya maubos, so, tipirin natin. So, lagay lang natin dito. Ayan, damihin na natin. So, ayan, ganyan lang siya kadami. Tapos, ayan. Ganyan lang natin, guys. Ayan. So, ang maganda dito kay aloe vera, ng Nature Republic. Super, super light. Super light lang ang kanyang pagka-moisturizer. Kasi alam niyo, yung parang water-based lang siya. So, hindi talaga ako mahilig magpahid ng mga kung ano-ano kasi ayoko nung pakiramdam na malagkit. Pero yun nga, nakatagpo ako ng moisturizer / lotion. Kasi sa totoo lang, ginagamit ko na rin siya as lotion. Ginagamit ko na rin siya as lotion. Ayan, di ba? Ang tipid. Kasi nga, ayun. Bukod sa bilis i-absorb ng ating balat, dahil nga water-based lang siya. Ayan. So, umpisa parang medyo may kalagkitan. Pero kapag nag-set na siya sa ating balat, so, ayan guys. Malambot na siya. Ayan. So, nag-set na yung lotion sa ating palate. Mararamdaman mo na ang kinis. Kinis agad eh. Yung parang mararamdaman mo na parang ayun. Parang hindi na dry yung iyong balat. Kasi nga, fully absorb na siya ng ating skin. So, ayan. So, inuna muna natin ang moisturizer. Kasi nga, nakita ako. So, after ng moisturizer, gagawin ko to guys ng ano nga, na bukod na review itong aloe vera. Ayan. So, sa ngayon, yung ano lang muna tayo. Sa fair skin lang muna tayong focus. Ayan. So, after ng moisturizer aloe vera. Ayan guys, so totally absorb na siya ng ating skin. So, ayan. So, after nyan, tsaka tayo magpapahid ng brightening cream. So,
masyadong malapit yung atin. Ano yun? Adjust lang. Huwag ako yung humapit. Last time guys, ang napakita ko sa inyo, yung una natin gamit is yung pang day cream, yun yung sunblock. So ngayon naman, na magpo-final review na natin, napili kong gamitin is yung night cream pang gabi. So para patas. Merong application ng day, meron din application ng night. So, ito guys, yung ginagawa natin ngayon, no, ay skincare routine sa gabi plus review sa ating fair skin. So, baka kasi maguluhan kayo. Kaya, kaklaro lang natin. So, ang ina-apply natin guys ay yung brightening cream ng fair skin. Itong ano, itong brightening cream nila. Madali siyang ipahid. Kaya lang parang siyang ano, sebo de macho. Medyo may kalagkitan lang ng konti. Wala siyang amoy. Hindi siya mabaho, hindi siya mabaho. Sabi nila kapag nag-a-apply daw, dapat upward. Kaso, hindi lang naman kalagkitan. Parang ako na-i-upward. Diba? Nagkakaroon siya ng friction. Ayan. So, ayan. So, after nito guys, wala na. Wala na akong pinapahid pa. Ito na yung pinaka-final niya. So, pakiramdam ko is malagkit. Skin. Ano yung feeling oily. Pero, oily. Feeling oily skin, pero ramdam mo rin yung linis ng mukha mo. Yeah! Tutuit-tuit na yung aking labi. So, ayan lang guys. So, ayan. Tapos na. Tapos na ang aking skincare routine. Look at. So, ayan guys. So, final review. Sulit ba ang 190 pesos sa 190 pesos na price para kay Fairy Skin? Ayan. Sulit ba? Ayan. So, ang pangalan niya guys ay Fairy Skin. Ayan. Sulit ba ang 190 pesos na price? Guys, yun. Para sa akin, sulit po. Sulit na siya. Para sa isang set na sa isang set ng skincare na meron na siyang sabon plus toner plus dalawang cream which is yung sunblock and night cream niya yung which is yung brightening cream. Sulit na siya guys sa 190 pesos. Kasi una sa lahat, na-achieve natin yung pagbabakbak ng mukha. So nagbakbak ang mukha ko ng alam mo yun, walang sobrang hapde. Walang sobrang hapde. Hindi rin nasunog yung mukha ko habang ginagamit ko yung toner plus sabon. Kasi sa totoo lang guys, meron akong ginamit dati na brand. So sasabihin ko na ang ganda niya kasi yun yung talaga napansin yung skin ko dati na alam mo yun, naiya ako pero sabihin ko na. Yun yung nagkasalubong kami ng boss namin sa office. So, tinanong niya ako kung nagpapabotox daw pa ako. Kasi napansin niya nga yun na parang, ano yun, ang puti ng mukha ko. Tapos yun, parang glass skin. Kasi dati ang gamit ko guys ay yung kalumutan eh.
ano ba yun? Ayun, Dr. Alvin. So, kung familiar kayo guys sa Dr. Alvin, yun, ang mahal nga lang. Kasi yun guys, ang isang set nun, pag marami kang binili, pag bumili ka ng 10 or 12, makukuha mo siya ng 250 pesos. Pero pag retail, kung pa isa-isa lang ang bili mo, mabibili mo siya ng 350, o diba, ang laki ng difference. Pero guys, super effective talaga yun. Kaya lang, sa mga katulad nating mami na marami ng mga gastusin sa buhay, maraming dapat i-budget. So, unahin muna ang mga needs bago ang wants. Wants lang to guys. Wants lang na may kukonsider ang mga ating mga skincare. No? So, bago, needs muna bago wants. Kaya ayun, tinigil ko ang yung Dr. Alvin kasi nga parang ang mahal ng maintenance. Kaya yun, ngayon lang ulit tayo nakatagpo na medyo mura-mura. Medyo mura-mura. Kasi 190 pesos lang. Wow! Medyo 190 pesos lang. Isang set na. So, ayan lang guys. So, sa ating Fairy Skin skincare set, price-wise, okay. Yeah! Pop na pop. Ayan, pop na pop tayo sa price. Sa ano naman, sa parang, anong tawag mo? Ang loading ako lagi eh. Yung sa result naman, result-wise, so, okay siya. 7 days pa lang natin ginagamit. Pero, yun, na-achieve na agad natin yung pagbabalat ng mukha. Mukha talaga. Pagbabalat, pagbabakbak ng mukha. So, feeling ko naman, yung mga dead skin cells ng aking mukha ay unti-unti matatanggal. Kaya, yun, maraming nakapansin nga sa akin na parang maliwalas yung mukha natin. So, aliwalas talaga siya. Dapat lang na maliwalas. Kasi nga yun, nagbakbak nga. So, yun yung mga dead skin cells natin. Yun yung parang, ano yun, nagmumukhang tired skin tayo. Kasi nga, ayun, dala ng pollution, dala ng stress, yan, stress sa buhay, yan. So, hindi may iwasan, yan. So, yung stress, yung pollution, yung skin natin ang nagdadala. So, ayun, pag may nakasalubong kayo guys na, alam niyo yung mga baby skin type, yan. Mga may edad na, pero parang, alam yun, glow na glow pa rin. So, isa lang ibig sabihin nun guys, kung hindi sila artista, ibig sabihin nun, may budget sila. Para i-maintain ang skincare routine nila. So, ayan guys. Ayan lang guys. Sana nagustuhan nyo ang ating skincare routine plus review dito sa ating Fairy Skin. So, ayan guys. So, subo kayo guys para makita nyo na okay. Ayan, madilim, maliwanag. Na okay yung ating product. So, ayan lang guys. So, bago ang lahat, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Mag-subscribe. I-like and share ang ating video. At syempre guys, huwag mo kalimutang mag-comment down sa baba para alam ko kung ano pa yung mga gusto nyo na gawin natin sa ating video. So, ayan guys ha, pwede nyo akong i-bash, pwede nyo rin akong kahit ano, pwede nyo gawin. So, malaya kayo guys kung anong gusto nyo gawin sa ating inbox. So, ayan lang guys, thank you. Good night po sa lahat. And don't forget, subscribe guys. Ayan, bye! Luchadores. Hi! Hi, Suki! Binabati kita ngayong gabi. Natutuwa ako dahil na-recognize mo ang aking skin. So, ayan. Dahil sa'yo, Suki, nakagawa tuloy ako ng skincare routine. So, natuwa ako. Hi, Suki, Aimee Luchadores. Kasi nag-comment siya, guys, sa aking inbox na, ayun nga. So, makinis na lang ang aking mukha. Charot. So, ayan, guys. Shoutout! Shoutout din sa mga taga-Finey. Ayan. Kay Suki Jen. Ayan. Kay Jen. Kay Jello, yan, Suki, Mike, yan. Shoutout din kay Resh, ayan, kay Miss Resh, yan. Mga Suki ko lang yung mga yan. So, ayan, lagi sila nakasubscribe sa akin. So, ayan. So, shoutout sa inyo. Hindi ko yung makakalimutan. Shoutout din sa aking hipag. Yan ang pinakamamahal kong hipag, Nancy Miss Daylin Camacho. Ayan, hi, hipag, Daylin Camacho. Ayan, muntik pa kita makalimutan. So, ayan, shoutout sa inyo lahat.